So, ayun mga ka-DIY, tapos na po nating nagawa ng hatcher cage yung ating egg incubator. Ayan. Ayan. Simpleng-simple lang po mga ka-DIY. Ayan. Ayan. So, kung gusto niyo po ng detalyadong pagkakagawa nito mga ka-DIY, punta lang po kayo sa mga videos ko at hanapin nyo lang po doon. Ayan. So, ito po ay may limang mata lang po. Ayan, limang mata lang po yung height niya. Ayan. Tapos, yung sukat po nito, ay binasi ko lang din po dito sa ating setter. Ayan. Sa last part ng paggawa ng egg incubator mga ka-DIY, ay calibration. Ayan, ikakalibrate po natin yung init at humidity sa loob ng ating egg incubator bago po natin sasalangan ng itlog. At i-check din po natin kung talagang nag-automatic yung ating egg turner. Bali, every 2 hours po, babantayan po natin yung ating egg turner kung nag-automatic. Ngayon po ay ikakalibrate po natin yung init at humidity. Sa pagkakalibrate mga ka-DIY, unang-una, ipwesto nyo po muna yung inyong egg incubator sa magandang pwesto. Magandang pwesto ng egg incubator ay nasa room temperature lang po. Kung nasa labas naman po yung ating egg incubator, pwede rin po. Basta hindi nasisikatan direkta ng araw. Ayan. Tapos, sa pagkakalibrate mga ka-DIY, ilagay na po natin yung ating water pan na gusto. Ayan. So, sa ngayon po, ito po yung aking inilagay. Ganito po kalaki. Ayan. Ayan. So, sa ating calibration mga ka-DIY, kapag kinulang pa rin po sa humidity, yung ating egg incubator, pwede ko po itong palalakihan. Bali, dadublihin po natin yung size ng ating water pan. Tapos, ilagay na rin po natin yung ating mga calibrator mga ka-DIY. Yung ating thermometer at hygrometer. Para masukat po natin yung init at humidity sa loob ng ating egg incubator. Ayan. Sa pagsusukat po ng temperature mga ka-DIY, ay may tatlo po akong thermometer. Ito po yung mga calibrator ko. Yan, ito yung pinakamura na thermometer ko. Tapos, meron tayong dalawang US brand na thermometer. Yung isa Brower, yung isa GQF. So, dito po mga ka-DIY, ay patatamain ko po ng 37.5 degrees Celsius. Tapos, dito naman po, ay patatamain ko ng 100 Fahrenheit. Ayan. Tapos dito ko lang po yan ipapwesto mga ka-DIY. Ayan. Dito sa harap. Tapos sa ating humidity meter mga ka-DIY ay meron po akong hygrometer. Ayan. Ito po yung mumurahin na klase na humidity meter. May thermometer na rin po ito. Ayan. So, sa ngayon po, meron po siyang 75% humidity at 33.5 degrees Celsius na temperature. Ayan. So, sa ngayon, ito po yung gagamitin ko dahil yung magandang klase ko po ay nasira. Hindi ko po naingatan. Ayan. Nasira po yung screen. Yung iba, hindi na makita. Pero try ko rin pong ilagay ito dahil klaro-klaro pa naman po yung humidity. So ito po ay ipapwesto ko po dito sa loob. Ayan. Dito ko po ipapwesto. Tapos ito po mga ka-DIY ay dito ko po ilalagay. Tapos yung sensor po nito ay dito ko lang po ilalagay. Ayan. Ayan, dito po.
Tapos yung sensor ng aking thermostat ay nandirito po. Ayan. Ayan. Mahalaga po na mayroon tayong mga digital na thermometer para makita po natin kung ilang point something bumababa yung init at tataas. Kasi dito po sa mga ganitong klaseng thermometer ay hindi po natin makikita masyado yung mga point something na pagbaba at pagtaas. Yan. Kasi guhit-guhit lang po yung mga nakalagay dito. Hindi katulad po nito, yung digital ay makikita po natin yung mga butal ng pagbaba at pagtaas ng init sa loob ng ating egg incubator. Ayan. So, ayan po mga ka-DIY, naipwesto na po natin yung ating mga calibrator na thermometer at humidity meter. Tapos yung isa, nandito po sa ilalim. Ayan. So, i-preheat na po natin ito ng 2 to 3 hours mga ka-DIY. At i-observe po natin yung init at humidity sa loob. Saksak na po natin yung ating egg incubator. So ay mga ka-DIY, sumindi na po yung ating blower sa loob. At hindi pa sumisindi yung ating heater. Dahil nakasit po dito ay 10.0°C yung off ng ating thermostat. At dito po sa difference niya ay 0.5. So para sumindi na po yung ating heater, isisit po natin ito ng 37.8°C yung off ng ating thermostat. Yan, sa F1 po, set natin ng 37.8 po, mag-off na po yung ating heater. Ayun, sumindi po yung ating heater. Tapos dito po sa ating difference, isisit po natin ng 0.6 para mag-on yung ating heater ng 37.2. Yan. So, i-preheat na po natin ito ng 2 to 3 hours mga ka-DIY. Ngayon, kung ang init po ay hindi pumalo ng 37.5, ay mag-adjust po tayo sa calibration settings ng ating STC-1000. Doon po yun sa F4 mode ng ating thermostat. Tapos dito naman po sa ating humidity, pag sakaling hindi tumaas ng 60 to 65 yung ating humidity, ay pwede tayong mag-adjust sa water pan or sa mga singawan natin. 55 to 60% na humidity mga ka-DIY ay pwedeng-pwede na po yun sa setter, hatcher na egg incubator. Combined egg incubator. Yan. So, disclaimer lang po mga ka-DIY. Hindi po tayo expert. Tinuturo ko lang po sa inyo yung mga idea ko kung paano ako mag-calibrate. So, stay tuned lang po mga ka-DIY. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, pasubscribe naman po at i-click nyo na rin po yung bell button para maging updated kayo sa mga bagong video ko na i-upload. Preheat lang po natin ito ng 2 to 3 hours. After 2 to 3 hours, balikan po natin yung ating egg incubator at i-check po natin yung humidity at temperature sa loob. So stay tuned lang po. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time card. So ayun mga ka-DIY, nakapag-preheat na po tayo ng 2 hours. Ayan. Sa loob ng 2 hours mga ka-DIY,
ay bumababa po yung ating init ng 36.7 degrees Celsius at tumataas po ng 37.2 to 37.3 degrees Celsius. Tapos yung ating humidity mga ka-DIY ay merong 57%. Ayan. So sa loob ng 18 days mga ka-DIY, pagka manok ay okay na po yung ganyang humidity. 57%. 55 to 65 sa loob ng 18 days, okay na po yun. Tsaka pag setter hatcher po, ay okay na po yung ganong humidity. 55 to 65%. Ayan. Tapos dito sa aking thermometer mga ka-DIY na brewer, ay hindi pa po lumalapat yung pula sa 37.5. So, ibig sabihin, kulang po yung init sa loob. Magdadagdag pa tayo ng konti. Kaya sa ating STC 1000 mga ka-DIY, ay magne-negative tayo sa calibration settings. Yan. Sa ating STC 1000, nag-overshoot lang po siya ng 0.1 degrees Celsius. Dahil kulang ng konting init yung ating incubator mga ka-DIY, ay gagalawin po natin yung calibration settings ng ating thermostat. Kapasok po tayo sa mode na F4. Ayan. Tapos, namimili tayo. Ayan. Pasok tayo sa F4 na mode. Tapos dito mga ka-DIY ay magne-negative 0.7 ako. Yan, nag-negative 0.7 degrees Celsius po ako mga ka-DIY. Dahil kanina po, bago po ako nag-vlog, ay kinalibrate ko na po itong aking egg incubator. Ayan, sa negative 0.7 degrees Celsius ay tumatama na po yung reading ng aking thermometer dun sa 37.5 itong pula po. Ayan. Lumalapat na po dun sa 37.5 sa makapal na guhit ng 37.5 ng aking brewer thermometer. Sa aking mga calibrator mga ka-DIY, ito talaga yung pinaka basihan ko. Itong brewer ko na thermometer. Yung ating STC 1000 ay meron na pong 37.6 degrees Celsius. Ayan. So sa ngayon mga ka-DIY ay tumatama na po siya sa 37.5. At dito po sa aking humidity meter ay tumataas na po siya ng 37.5 degrees Celsius. At yung ating humidity ay 56%. Ayan. Sa loob ng 18 days mga ka-DIY ay okay na po yung ganyang humidity. 56%. Tapos pagka may ibinaba na po tayo sa hot chair, magdagdag lang po tayo ng isa pang water pan para mas tumaas pa ng konti yung ating humidity. Kung ngayon ay isang water pan lang po yan sa loob ng 18 days, last 3 days po magdagdag tayo ng isa pang water pan para mas tumaas pa yung humidity. So ngayon po ay sumindi siya ng 37.3 degrees Celsius. Yan, dito sa ating hygrometer. So, kanina po, nung hindi pa po natin kinakalibrate yung ating STC 1000, hindi pa natin ginagalaw yung calibration settings ng ating STC 1000, ay umiinit lang po siya ng hanggang 37.3 degrees Celsius. Yan, mababa po. Tapos, bumaba ng 36.7. So, ngayon po, ay tumaas po siya ng 37.7 degrees Celsius. Ayan. Tapos dito sa aking pinaka-calibrator mga ka-DIY ay merong 37.5. Ayan. Tumama po siya dun sa may guhit na makapal. Ayan po. Tapos yung isang ano po natin ay merong 100 Fahrenheit. Ayan.
Tapos dito sa ating humidity meter, mayroon tayong 56% na humidity. Ayun, ganun lang po kasimple ang pagkakalibrate ng egg incubator, mga ka-DIY. So, ulitin ko po, kung kayo po ay nakapag-preheat na po ng 2 to 3 hours at ang humidity ng inyong egg incubator ay mababa, pwede po tayong magdagdag ng water pan. Pwede po nating palaki-lakihan yung ating unang nilagay na water pan. Yan, kung mababa ang humidity. Para po umakyat po yung humidity sa loob ng ating egg incubator. At ang isa pa pong option, kapag mababa pa po yung ating humidity, ay pwede po nating bawasan ang ating mga singawan. Kung ang ating singawan po ay 6 na piraso, gawin lang po nating 4. Or kung ang butas po ng ating mga singawan ay 12 mm, pwede po nating gawing 8 mm na lang or 10 mm. Ganun na po kasimple. Kung naka 19 mm naman po yung singawan natin, ay pwede po nating gawing 12 mm para mas tumaas yung humidity sa loob. Kapag gusto naman po nating pababain yung humidity sa loob ng ating egg incubator, ay pwede po nating paliit-liitan yung ating water pan. Ayan. Kung ang ating water pan po ay medium size, pwede po nating gawing small size para po bumaba yung ating humidity. Pwede rin po tayo mag-adjust sa ating mga singawan, mga ka-DIY. Kung ang ating singawan po ay 12 mm, gawin po nating 19 mm para bumaba ng kaunti yung ating humidity. Kung sa 19 mm na mga singawan, mga ka-DIY, ay di pa rin po bumaba yung ating humidity sa loob ng ating egg incubator, gawin po nating 20 mm, 24 mm, 35 mm. Ganoon lang po kasimple, mga ka-DIY, para bumaba yung humidity sa loob ng ating egg incubator hanggang sa makuha po natin yung ating gustong humidity sa loob ng ating egg incubator. Tapos ating temperature naman po, mga ka-DIY, sa pag-a-adjust po ng temperature, pwede po natin i-adjust yung on at off ng ating thermostat para makuha po natin yung ating gustong temperature. Or kapag po ang gamit yung thermostat ay mayroong calibration settings, sa calibration settings lang po tayo mag-a-adjust at hindi na po doon sa on and off ng ating thermostat. Tapos sa isa pang babantayan natin, mga ka-DIY, ay yung ating egg turner. Dapat every 2 hours gumagalaw yung ating egg turner. So ganoon na po, mga kasimple, mga ka-DIY. So ayun po, mga ka-DIY, dito na lang po nagtatapos yung ating video. See you po sa ating next video. Salamat po.